Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiyumano sa mundo ng social media. Muli ngang nagulantang ang mga tambaloslos at mga korap na opisyalis na ito ang isiniwalat nga ni Mayor Magkalong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nakaraan ay talagang isiniwalat niya ang mga ebidensya na magpapatunay sa korap na mga opisyalis na ito, lalong-lalo na ngayong administrasyon na ito. Banet nga ni Mayor Magkalong na kailangan na talagang merong magsalita para naman hindi maging tahimik ang ating mga kababayan at hindi magiging kawawa. Kailangan ang umpisahan ang pakikipagdigmaan sa mga korap na opisyalis na ito dahil sa bilyon-bilyon kinukorap at binubulsa ng mga pulpolitiko na ito ay namumulubi na ang taong bayan at lalong naghihirap na ang bansang Pilipinas. Kung pag-aaralan natin, nagiging kolelat na nga tayo at bumabagsak na ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at ang nakikinabang lang dito ay ang mga smugglers, mga hoarders at mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na puro na lamang pangulimbat ang ginagawa sa kaban ng bayan. Kaya naman si Mayor Magkalong ay matapang na isiniwalat at ilalabas ang mga ebidensya sa mga korap na opisyalis na ito. Dito nga magkakalaman kung sino nga ba talaga ang korap na opisyalis. At kailangan naman talaga na may mga resibo ang mga ginagastos ng mga congressman, senador para naman sa audit ay makita natin kung talagang ginamit ito sa kabutihan or talagang binulsa lamang nila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Confidential fund, napakaliit lang yan. Akala ng ibang tao, yun na yung confidential fund, yun na yung mother of all corruption, di ba? Meron pa nga dyan mga parking scheme na ginagawa na ipapark yung pera, 1 billion pesos, lalagay sa isang district, tapos iiwanan yung 5% o congressman o governor o mayor, sa'yo na yung 5%, pero ibalik mo yung 35%. Ibabalik mo yung 35%, that's 350 million. That's 250 million. Kung gawain yan every year, 250 million times 3 mo na lang, during the 3 term, that's 750 million. Kaya may mga political leaders tayo na admittedly, and sadly, siguro ang pera niya dyan sa loob ng bahay, mga billions of pesos, tatahimik na lang ba tayo? Hindi na tayo magsasalita. Ay punta kayo, may tayo, parang complicit na rin tayo. Corruption staring us in the face, but we're not doing something about it. Kailangan talaga magsalita na tayo. Hindi na tayo pwedeng tumahimik. Grabe, di ba? Narinig yung mga kaibigan? Grabe, no? Ang pera po nila sa bahay, guys, 1 billion pesos. 1 billion na sa bahay nila. Eh, hindi naman nila pwedeng i-deposit sa bangko yun. Kasi pag dineposit nila sa bangko yun, ay talagang mahalata sila. Maki-question po sila mga kaibigan. Kaya ang ginagawa nila, sa bahay na lang yung pera. Di ba? Yun ang pinaka-the best dyan. Pero ang tanong mga kaibigan, kung itong sinasabi po ni Mayor Magkalong, guys, meron pa siyang sinasabi parking scheme, no? Yung parang itatabi mo yung 1 billion. Itatabi mo muna yung 1 billion. Tama talaga tayo, eh, no? Kumbaga, hindi mo nalang gagamitin yung 1 billion, no? Tapos, later on, kukuha ka lang ng mga 30% doon. Tapos, ibabalik mo yung the rest, no? Tapos, may kita ka pa rin. Di ba? May kita ka ng mga 350 million. Eh kung sabi nga niya, taon-taon yan, talagang billion ang kita, guys. Ibang klase, no? Parang ano yun, no? Parang ang nangyari, guys, syempre, walang accounting, eh. Walang accounting, walang liquidation, walang resibo, certification lang. Pwede mong sabihin na, sige, ilagay mo dyan, ha? Ito yung projects dyan. Ilagay mo lang dyan sa certification mo. O, sa certificate mo, nakalagay doon, ganyan. O sige, okay na yan, release na. O may pera ka na. Tapos may sinasabi silang parking scheme
ang parking scheme, mga kaibigan, itatabi mo yung pera, yung 1 billion. Siyempre, pag tinabi mo yun, medyo matagal-tagal ang accounting nun. Di ba? O, tapos kuha ka lang ng 30% nun. Apo, napakaswerte nyo naman talaga. Ibang klase kayo. Ito po, tuloy po natin, mga kaibigan. Well, here to talk about their movement is Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Good evening, Mayor. Thanks for joining us again on The Big Story. Good evening, Gretchen, Regina, and Danny. Good evening, sa ating mga viewer. First off, Mayor, let's start with an update. How big is your movement now? How many members do you have? Right now, we have about 158 mayors have signed on very good governance advocacy, and we're just currently scratching the surface. We have about 1,600 mayors. That represents about only 10%. So you're going door to door. You're campaigning. You're lobbying for more people, for more mayors to sign on. Is that what you're doing right now? Yeah, we're doing parallel efforts. At the same time, we're doing our best to form a sectoral movement. Kasi ang one namin is Mayors for Good Governance is just a sector. Mm-mm. And then what we're doing is we're also convincing other sectors, business sector, the doctors, professionals, farmers, fishermen, transportation sectors to form their own good governance movement. And hopefully once we create that critical mass, we'll be able to come up with an overarching movement, and we might call it just a concept, for GG or Filipinos for Good Governance. Mayor, and how now that we have this critical mass, yes. Mayor, how do you know who to approach to let join your movement? Meron bang background check o paano kayo nagre-recruit? Good question. In fact, we're getting also a lot of feedbacks coming from other citizens that bakit ito tinanggap mo? Bakit tinanggap nyo? Yeah, you know, ang presumption natin dyan is, you know, there's a lot of good things about people. Yan ang presumption namin dyan eh. People change. Mm. And we just can simply turn them away. But now, we're working on a filtering process na rin para at least hindi kami maging deodorant lang. All right. So, sino ayaw? Who doesn't want to sign on? Tell us. Marami. Hindi ko na siguro babanggit. Why maraming not? Maraming hesitant. What are their reasons? For some reason, probably they're not comfortable, giving up their special perks and privileges. Mm. Or they're not just sold out, probably, with the concept of good governance. Mm-hmm. Or probably a lot of them are not yet aware that there's this good governance movement. Marami sa NCR, Mayor. We have one as Mayor Joy Belmonte, yung mga hindi sumali. Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Rufy already signed up to Mayor Abby. So marami na palang mayors, guys, no? Marami na palang mayors na nag-sign up po para sa panawagan po ni Mayor Magalong. Napakaganda po talaga ng kanyang kanyang advokasya, guys, para labanan po ang corruption. Kumbaga, tuloy-tuloy po ang kanyang pananawagan, guys. At marami na pong nag-sign up. Sabi nga niya, di ba, nasa 150 na. So, parami ng parami po, mga kaibigan. So, hindi lang po yan, guys, no? Marami pong sasama dyan kay Mayor Magalong. Kasi nga, wala na, guys, talamak na talaga ang corruption, eh. Hindi na po talaga hindi na makontrol, no? Kasi nga, dahil sa batas, ang pinakamaganda talaga dyang paraan, talagang baguhin. Baguhin lahat ng total reform sa Constitution. Yan ang pinakamaganda dyan. Kasi hanggat hindi po babaguhin yan, mga kaibigan, wala pong mangyayari. Tuloy-tuloy lang po sila, guys. Tuloy-tuloy lang sila sa pangungulimbat. Tuloy-tuloy lang sila sa mga kanilang mga manliligayang araw. Dahil wala namang sumisita sa kanila. Ang Pangulo ay wala namang pakialam. Tahimik lang. Ayaw magsalita. Natutulog yata sa pansitan, no? Pasensya na po ha, pero yun talaga ang tingin ko dyan eh. Natutulog lang. Kasi ang dami na sa paligid eh. Nagkagulo na yung mga tao, wala pa rin salita. Di ba? So, tama ito si Mayor Magalong. Dapat talaga, no? Dapat talaga magkaisa na lahat. Kasi pag dumami yan, at nagkasundo, yan na siguro yung sinasabi natin.
ito na siguro yung panawagan ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Unti-unti nang nabubuo. Mayor, what's the immediate thing that these mayors need to do once they sign up? Are they supposed to become transparent? Are they supposed to make reports? Issue statements to assure people about their good governance? What's the level of commitment here? Well, they have their own advocacy drive, and at the same time, us mayors to good governance, what we did was we have our own secretariat, and last September, October 2 to 4, it was a three-day virtual workshop. Tapos October 24, we had a face-to-face workshop. Last week, we have another meeting with the members of the conveners, made up of Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Parsi, Mayor Romel Hatawan, Mayor City, and Mayor Ipiao Remolio of Dumaguete. So kami, nag-meeting kami consistently and regularly para at least ma-update. And now, we're working on having partnership programs with big associations and people from the business sector, like Makati Business Club, yung Management Association of the Philippines, League of Corporate Foundations, yung ISA, Institute for Solidarity of Asia. So a lot of pharmaceutical companies, Rotary Clubs, they're doing their best to get in touch with us and to join come up with a collaborative partnership. Mayor, the fight against corruption is a slogan that has been bannered time and time again through different elections by different politicians under, you know, the different campaigns. Tell me, why should I believe that this movement will work? What is different with it? Well, we're gaining traction, so there's a big difference. And besides, probably as a lot of our mayors now have that moral ascendancy to lead the campaign. Second is we're aggressive, we're persistent, and we're gaining, as I've said, we're gaining traction, and we're getting a lot of attention from big business groups and associations. Domina. We're getting a lot of support from CSOs, civil society organizations. So I believe we'll be able to, you know, sustain this effort. So marami na po guys, no? Pati mga business, mga business entities, or mga business owner, no? Hindi lang po mga generals, guys. Hindi lang po mga mayors. Marami na pong sumusuporta kay Mayor Magalong, guys. Sabi ko sa inyo, unti-unti lang yan, no? Kaya tayo, mga kaibigan, no? Ready lang tayo, no? Waiting for, parang go signal. Basta mag-pray lang tayo, guys, no? Andiyan naman si Lord, Ipasa Diyos na lang natin. Darating din ang panahon, mga kaibigan. Sabi nga, mga tao po, no? Diba? Magigising din, sabi nga ni Ayo, Darating ang panahon, nasa tamang panahon 'yan, 'di ba? Hindi yan pinipilit, 'di ba? Nasa tamang kumbaga pag hinug na 'yan, talagang sasabog na lang bigla 'yan, guys. Kaya nga ito pong movement, or pwede nating sabing movement na itong kay Mayor Magalong, maganda 'tong pasimula, no? Magandang guys, yung parang siya nag-initiate, no? Kasi patungkol 'to sa corruption, guys, Kasi pag ito dumami, guys, magkakaroon po ng cascading effect yan. Lahat na po ng tao, guys, magigising at sasama po kay Mayor Magalong para labanan po itong napakasamang sistema na lumalaganap ngayon sa ating bansa, no? Na kailangan na talagang wakasan at palitan. Ito po, tuloy po natin si Mayor Magalong, guys. So in terms of support, verbal support, but how about pragmatic applications? Well, that would be a big issue now because there are also certain ethical dilemmas that we have to, face based on the realities in the field. For example, look at what happened to Governor Grace Padahan. Talagang good governor siya, pero natalo pa rin siya. Katulad ni former Governor Amo, natalo pa rin siya, good governance sila. So there are certain dilemmas that we have to face. Like for example, paano kung ang katapat mo talagang mapera siya? Mm-mm. Which is happening basically, Sabi ko nga, corruption is pervasive. Corruption is now a norm rather than an exception. So these are the things that we need really to face. So we're coming up with some pragmatic approaches. Oh, paano nga po ba yun? Lalo na ito, papalapit na yung barangay SK elections. Yung nga sabi nga, pag wala kang pera, hindi ka naman daw mananalo.
Napapag-usapan niyo rin po ba yan? I mean, how do you deal with that? Paano ka babangga? Yeah. Babangga ka sa pader? Wala ka namang, ano, kahit anong dala. Yeah, that's a great question, Gretchen. Ano? Alam mo, that, ito yung mga challenges na hinaharap namin ngayon. As I've said, it might not happen. Yung mga changes na gusto natin mangyari kagad, it might not happen during our life. Mm-mm. But one way or the other, someone had to start this spark. And we're doing it. We're doing it. Mm-hmm. So, lagi ko na sinasabi, Rome was never great in one day. Mm-hmm. Did not become great in one day. Mayor, somebody started it. So. Tama, mga kaibigan, tama pong sinabi niya, guys, no? Someone has to start the spark. Ibig sabihin, dapat merong isa diyan, no? Mag-initiate. May mag-initiate lang talaga diyan, guys, eh. Eh katulad itong ginagawa po ni Mayor Magalong, no? Nag-initiate na siya. Yan po, talagang tuloy-tuloy na yan, mga kaibigan. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong, nag-expose siya. Maganda rin 'yun. Magandang pasimula din 'yun, guys. Dahil ito po ay talagang ano na, no? Patungkol na po ito sa pera ng bayan, guys. Taxpayers' money. Eh, plus ito pang kay Mayor Magalong. O, pag nagsanipwersa yung dalawang yan, wala na. All hell broke loose. Oh, that's precisely what we're doing. More to Gretchen's question, Noah. How do you specifically measure whether corruption has gone down because of your movement? That's precisely one of our programs that we're now working on now. Come up with our key performance indicators and at the same time define our measures. Sabi nga nila, the only way we'll be able to control it is you should have to measure it. We'll be able to measure it. So yan ang isang mga workshop na gagawin namin this November 22 together with the other with governors, mayors. Parang may manifesto po kayo, ano? Tapos parang nakita ko rin po, nabasa ko may 10 points. Can you run us through those points in which the mayors that have joined this movement have all pledged to perform or to fulfill? But if you look at the good governance principles, there are about, can I just highlight these principles? One is transparency, accountability. Another is efficiency, effectiveness. Participative governance, inclusivity, rule of law, authentic leadership. So ito yung mga principles na sinusunod namin. Mm-hmm. But of course, we have to translate it into something doable, viable, and at the same time, measurable. So October, November 24, we really have to work on it. You said, Mayor, that there were still a few other mayors who were not willing to sign on because they're not willing to give up the perks and privileges of power. What exactly are you having them give up here? Alam mo, we can only briefly describe it as acronym na MAP. You know? MAP means masarap ang pera. Alam mo, sometimes so we have a very idealistic political leaders. When they start, assuming their positions, they have all this idealism. Pero pag natikman na nila yung mga special perks and privileges, especially the money that goes with it, meron ng porsyento nila, yung percentage sa mga projects, which is now up to 25%, up to 40%. Sabi nga ng isang former congressman, dati 10% pa kami. Umabot na ng 25 to 40%. Hindi pa sila nagsawa niya. Sila na rin yung contractor. Sila pa yung supplier. So makikita mo talaga na sabi ko nga sa inyo, it's something pervasive and are we not going to speak up? Tatahimik na lang tayo. And that's the reason why we formed this Mayors for Good Governance para meron magsalita. Kailangan harapin na natin. Head on. Talagang kailangan i-resolve natin yung ito. I-solve natin yung problema na ito. Napakalagi sa clear and present danger impact. We consider it as a threat to national security. So that's the bottom line. That's the money is what they don't want to give up, is what you're saying. Yeah. Yes. There's a saying, proverbial saying that man's desire is insatiable. Pagdating na nito yung naabot na ninyo to a certain level na to, gusto pa niya sa pasaduli. Walang katapusan. Mayor, what are you specifically, what's your movement specifically doing in terms of vote buying for these upcoming elections? Well, it's a big challenge. So we cannot, admittedly, address this at the moment. Mm-mm. There are
aggressive na. Kaya bago pa lang kami. So mm-hmm. we're coming up with our own action plan, yeah. Aming strategy. So we need to work closely also with certain agencies. Like for example, come November, meron kami meeting with ARTA, with Secretary Des Perez. Where we need also to work closely with the Philippine National Police, with the COMELEC. Ang dami na rin namin mga kailangan na collaborative partnership na gagawin namin. Meron din po ba kayong meron din po ba kayong transparency campaign? Kasi ito nga, recently, si former USEC Shelo Magno, nilabas niya sa kanyang Twitter account, yung confidential funds that was under the account of then-Mayor Sara Duterte. Medyo malaki-laki yung pondo na yun. Your take on the use of these confidential funds, are these funds necessary for LGUs? Okay, very good. Very good. Great question. Great question, Gretchen. I hope I'll be able to give you a great answer as well. And, alam mo, I do not, sa akin, from a very personal opinion, I don't have anything against confidential fund as long as it's being used in accordance with the prescribed rules. Yes. For example, dapat sa akin, I have a confidential fund of about 2 million pesos. Mm. So I give it to the Philippine National Police. Purely for peace and order. Patapos the Peace and Order Council crafted a resolution and specifically prescribed the way the 2 million will be used or utilized by the Philippine National Police. So kailangan sinusundo niya. And I don't dictate on it. Sila lang gumagamit yan. They all you have to do is liquidate it. Alam mo, may liquidation din yan. You have to cover it with certain proposals and receipts. Ganun din ang nangyayari. Receipts. Hindi yung kung ano na lang gusto ng mayor saka gagamitin. Kung baga, nasa discretion niya paggamit yan, that should not be the way how we utilize our confidential fund. Pero yun nga lang po, medyo malaki-laki yung pondo kung ikukumpara po side by side with social services. Masasabi niyo po noon? Yeah, tama ka, Gretchen. Yung iba naman talaga na abuso talaga. Kung baga, they look at confidential fund as some sort of a discretionary fund na personal na, kung baga parang personal discretion nila kung saan nila dadali. I think that's the wrong way of utilizing our confidential fund. So 2.967 billion pesos is actually the confidential funds for Davao City from 2016 up until this year. I guess we're trying to just get a better sense because obviously we've heard the debates in Congress. I guess from you, we're trying to get a better sense of, okay, you're a mayor. You know how this works. Justified ba yon amount na yon? I really do not, I cannot really immediately comment on that, Regina. Sa ngayon, hindi ko kasi alam kung ano ba yung programa, ano ba yung proposal, ano ba yung mga prescribed na provisions on how they will utilize the fund. Baka meron silang certain situation doon na I do not know, we do not know. Every locality at the LGU have different types of situation, business situation. So hindi ko alam kung ano situation nila doon, kaya probably they have a situation that would justify that amount. I really do not know. Yes. For the meantime, I would rather refrain from coming up with my But at the comments. At the moment, Mayor, you're confident with the Commission on Audit doing their job regarding the liquidation of these funds? Yeah, will I say strongly agree or agree? Or neutrally agree? Probably I'll just say agree, but not strongly agree. Mayor, as civilians, as citizens, how can we help in making you, our officials, accountable and making the checks and balances alive? Well, you just have to speak up. People should start speaking up. People should start, they just can't simply remain silent about it. And that's the reason why we came up with this movement. It's a movement, it's not an organization. So that it will serve as a platform, as a forum wherein people can talk, can speak up, and come up with their complaints and raise hell about corruption in this country. Alam niyo, kung titignan niyo lang nga yung corrupt, yung confidential fund, napakaliit lang yan. Akala na ibang tao, yun na yung confidential fund, yun na yung mother of all corruption, di ba? Meron pa nga dyan mga parking scheme na ginagawa na ipapark yung pera, 1 billion pesos, lalagay sa isang district, tapos iiwanan yung 5% o congressman o governor or mayor, sa'yo na yung 5%, pero ibalik mo yung 35%. If you're talking about 1 billion,
You mean to say 50 million mapupunta sa bulsa ng politika at politiko? Ibabalik mo yung 35%. That's 350 million pesos. I remember a particular mayor who requested for 200 million. Binigyan siya ng 1 billion. Tuwan-tuwa siya, 1 billion for flood control project. Only to find out that after a few days, binalikan siya. O siya nga pala mayor, may balik yan ng 25%. That's 250 million. Kung gawain yan every year, 250 million, times 3 mo na lang, during the 3 terms, that's 750 million. Kaya may mga political leaders tayo na admittedly, and sadly, siguro ang pera niya dyan sa loob ng bahay, mga billions of pesos. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi na tayo magsasalita. Ay, kung tatahimik tayo, parang complicit na rin tayo. Corruption staring us in the face, but we're not doing something about it. Ano na lang ipapamana, what kind of legacy that we're going to pass on to the next generation. And at the same time, we're talking about the survival of this nation. Look at this happening now, you know. Tingnan mo din sa Southeast Asia. Tatatlo na lang na countries ang nasa baba natin. Laos, Myanmar, and Cambodia. 2019, nalampasan na tayo ng Vietnam. Layo-layo natin dati sa Vietnam. Wala na tayo. Kaya kailangan talaga magsalita na tayo. Hindi na tayo pwedeng tumahimik. Okay, and to that end, I hope you will continue talking to us. Ayan, kailangan na po talagang magsalita, no? Hindi po pwedeng tumahimik na lang tayo. Ayan, sabi po ni Mayor Magalong. Diba? Ayan po ang kailangan natin. Kailangan magsalita na po tayo. Hindi po palagi na lang tahimik. O yun na, si Mayor Magalong na po nagsabi niyan. Kasi kung hindi ka magsasalita, parang akala kasi ng mga tao, okay lang. Kasi wala naman tayo naririnig. Di ba? Buti pa nga yung mga vlogger, nagsasalita eh. Araw-araw eh. Para lang marinig tayo or para lang maihatid natin yung mga message, no? Kasi hindi naman lahat ng mga tao ay nakakapanood. Pero at least may mga vlogger na talagang nagre-relay, no? Or nag-disseminate, no? Dissemination, no? Nag-disseminate tayo ng mga updates, mga balita-balita, mga issue, mga kaganapan sa bayan. Buti na lang may mga vlogger eh. Kung walang vlogger, wala talaga guys. Blind talaga tayo. Where bulag, bingi, wala. Pipi, no? Wala. Walang nagsasalita. Kumbaga, talagang sigurado guys, madiscarrier talaga ang itong administrasyon na to. Kung hindi talaga niya, kung wala talaga siyang gagawin. Kasi katulad yung sinabi ni Mayor Magalong, yung mga pera na yan guys, 1 billion pera nila sa bahay ng mga mambabatas. Example lang yan. Pero bakit nasabi yan ni Mayor Magalong? Dahil alam niya. Alam niya na may mga pera talaga yung mga yan sa bahay. Hindi po yun imposible. Posible po yun. Na may mga pera sila doon nakatago. Kasi hindi nila pwedeng ilagay sa bangko. Kasi matitrace yan eh. So nakita niyo yung ano guys? Nakita niyo yung sobrang talagang pangloloko na sa tao? Talagang hindi mo na kumbaga sobra na eh. Parang lagpas na dun sa ano eh. Pero syempre, wait pa rin tayo, no? Mag-aantay pa rin tayo mga kaibigan, no? Kung ano ba talagang mangyayari dyan. Basta at least tayo guys, sabi ko nga sa inyo, magsasalita po tayo ng magsasalita, hindi po tayo titigil hanggat hindi po sila kakasa. Kasi ang importante lang naman dito mga kaibigan, ay maipakita talaga nila na meron pong liquidation. Kasi katulad ng sinabi ni Mayor Magalong, siya pala, meron talaga siyang resibo. O siya, di ba, sinabi niya kanina? Narinig niyo naman, di ba? May resibo daw talaga yan. Hindi po pwedeng walang resibo. Pero kung certification lang yan, lokohan. O, kahit i-review niyo yung sinabi ni Mayor Magalong, i-review niyo. Kailangan may resibo. Kasi kung walang resibo, walang katunayan, walang katibayan, na iyan ang ginastos mo. Paano mo ngayon ipapakita yan sa mga tao na ikaw po ay isang may transparency po sa ginagawa nitong mga mamabatas natin. Paano mo ngayon yan i-justify sa mga tao? Kung wala kang maipakita, hindi ba? Ano yun? Ano ipapakita mo? Gito. Wala? Zero? Kami, anong gagawin namin? Oo lang kami. Sige, okay na yan, sige. Hindi po pwede yun. For all these years, guys, ngayon lang natin nalaman to. Ilang taon na ako. Pudinat, matanda ka na. Oo nga, matanda na ako. May edad na ako eh. Pero ngayon lang po natin ito nalaman. I mean, may nalalaman siguro tayo dati-dati pa. Pero pa nga, hindi naman ano yun eh. Siyempre, may corruption. Corruption is
andyan lang naman ang korupsyon, hindi naman nawawala yan. Kahit sinong president, meron talagang korupsyon. Kasi sabi nga nila, corruption is a human condition. Hindi naman siya Philippine condition, no? Corruption is a human condition. Dahil yan sa tao, kaya may corruption. Pero, ang liquidation po mga kaibigan o resibo, ibang klase na po yan. Hindi na po pwedeng palampasin yan. Di ba? Hindi na po natin na-account ang pera kung walang resibo. Kaya ako guys, kaya natin pinapalabas itong si Mayor Magalong dahil nung una guys, nung mga first na labas niya, di ba may pumiaik? Ano pa sa Tagalog yung pumiaik? Pumiaik ba? Pumiaik? Ano pa sa Tagalog pumiaik? Nabisaya tuloy. Pumiaik ba? Piaik ba? Di piaik? Di ba yung may isang kongresista? Nagprotesta? Dahil sa sinabi ni Mayor Magalong, oh, doon pa lang, di ba? Medyo magtataka ka na eh. Bakit nag-react itong si ano? Huwag natin pangalanan. Kayo nang bahala magpangalan. Di ba? Nag-react yun. Dahil po sa natamaan siya sa sinabi po ni Mayor Magalong kasi nagpasabog si Mayor Magalong. O yun, pumiyok ba? Pumiyok. Ayun, pumiyok. May pumiyok na kongresista. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga korup na opisyales at kung gaano nga talaga banata ni Mayor Benjamin Magalong ang mga korup na opisyales na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi lang nga sa confidential fund nakukuha ang pagiging korup dahil maliit lamang ito kung tutuusin at talagang mas malaki pa ang binubulsa ng mga korup na opisyales na ito na talaga naman ganib sa kapangyarihan. Kaya naman nila binabalik sa confidential fund ni VP Sara Duterte dahil lamang gusto nilang sirain si Vice President Sara Duterte na may mga ebidensya naman at patunay si Vice President Sara Duterte kung saan naman ito ginamit. Kaya naman pahiya ang mga tambaluslos na politiko na ito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.